alam niyo naman mga YouTuber, ano, VTubers, no? Actually, may mga nag-attempt dito. At mayroon din kanina nandito na, ay, wala si Pride Rice, no? Wala. Nag-VTubers siya. So, ano, may pinapanood ba kayong VTubers? Or na-try niyo ba? Sinubukan niyo ba? Si Sides, yes. Si Shell, PNG hindi kaya ng PC niya. Kaya ng PC ko! Si ano, Keiichi, ikaw ba? Actually, hindi ako nanonood ng ano pa, ng mga ibang gamers, mga streamers. Lalo na sa YouTube. So, nung binigay mo sa akin yung topic yun, saka ko lang, ano ba to? Akala ko kung anong VTubers. Oh, so yun. Hindi mo, ano, okay. Explain mo aside sa anong VTuber. Sa bagay, may ano. Well, technically, ano lang siya. Kung gusto mo maging ano, wari gusto mo maging content creator or streamer, pero ayaw mong pakita yung mukha, pwede kang gumamit ng either mga mo, ano, 3D models, 2D models. Ako nga, pinagtripan ko PNG na drawing ko lang, tas gumalaw. Ah, dino-drawing siya. Ikaw mismo gumagawa. Pwedeng ikaw, pwede ka rin bumili, pwede ka rin magpagawa ng mga models. To, from a very simple na kahit na yung bibig lang yung bumubukas, to yung sobrang complicated na dapat buong katawan mo pwede yung pagalawin. May mga ganun na style. Na may motion capture, mayroong rigging and everything. No? So, para siyang pwede filter, ganun? Yes. Technically, yes. Pwede. Para hindi makita yung mga ayaw mong pakita yung ano. Pwede kang mag-stream ng naka-sando ka lang ng tsaka naka-brief mga ganun. Na yung lamay kita. Tapos yung mukha mo, ano lang, yun lang yung kaya kumakain ka, pwede yun. Tapos yung boses mo kailangan, ipit na ipit. Oh, kung gusto mo na. Ganun ba yun? Pwede kang ano, pwede kang mag-VTuber. Ay, kung wari ako, pwede ako mag-VTuber ng babae. Tapos lalagay yung model ng VTuber ko, babae. Or tapos pakita ko yung boss. Mga ganun. Voice changer. Nice. Madami ding nanonood as in. Like, yes. May industry behind actually, dito. Mas malakas ang VTubing industry ngayon kaysa yung mga sa YouTube, mas marami siyang viewers. Sa pa, Yeah, yes, like, yes, minsan, yes. Yung isang VTuber, siya yung parang nag-national anthem ba sa isang baseball ng sa US? Si Gagura yan. Oh, and then, yung mga younger generation ngayon, puro ano eh, may mga parang collectible cards din related sa actually, mga VTubers. Magkaka-merch na sila ng mga ano, mga big-time merch, mga ganun. Oo. Oh. And then, maraming nanonood. As in, madami. Kahit live event, ha, na may TV lang, ha, panonoorin pa nila. Ganun. Na may ticket. May babayang ticket para mapasok ka. Medyo yung fan base. Malaki. So, yun. Na-generous na, ayun, na-mention na ni Science ko na ibig sabihin ng VTubers. May tanong ako sa'yo. Do you think there is a bias between VTubers and regular creators? What are your thoughts? Malalim? No, na. Lalim naman. Lali, biglang ano eh, no? Pakitagalog. Natabat magamat, subalit. Hindi, yun lang, in general, do you think VTubers versus regular creators, you think may disparity, bias in certain degree na napapansin nyo? Kasi, kahit ako, personally, nung una, parang, ano to, VTuber niya to? Parang hindi matanggap, di ba? Cannot connect. Pero after a while, nakakita ako ng mga certain avatars na gusto ko. Ah, maganda. Mm-hmm. Ganun. Mm-hmm. Oh. Sure. Ganda pala ang VTubing. Kaya gumawa din ako. Sabi mo, ng sarili kong mod. Napagawa ko ng sarili kong mod. Oh, pero yun, kayo, as a trend content creators, mga ganyan, what are your thoughts dito? Parang, napapansin niyo ba na may bias ang industry in regards dito? Sa akin, ang ano lang naman dyan sa mga events lang, parang limited for VTubers yung pwede silang mag-attend. Kasi nga, mod yung ginagamit nila, hindi sila like, pwedeng pumunta ng basta-basta sa ibang event, not unless ipa-flash sila sa screen. Not unless, kung sila, pinakita na nila kung sino talaga yung nasa behind that, ano, parang... So, bias sa events, parang gano'n. Somewhat. Pero hindi naman lugi lahat kasi pwede naman medyo lugi sila sa events. Pero may ano eh, may mga VTubers akong narinig na pumunta din nun sa mga event like nun sa ano, diba? Conquest. Baudouin. Landit. Diba? So, pwede siya pero yun nga, parang masyadong, diba, matrabaho. Tapos yun, yata siya nabayaran. Sa tingin ko, yun lang yung medyo disadvantage for them. Parang sa, ano pa, sa point of, so far, ang naisip. About the rest. Ano ba? Meron pa pala. About sa content. Kunyari, kung yun nga, syempre dahil mod yung gamit nila. So, sa content, limited din yung pwede nilang maging content. Hindi tulad pag yung nagpapakita ka talaga. Kasi kailangan mong... Ano pinapakita?
I mean, kunyari, dahil pag yung live, kunyari, ako ganito, kaya ko na magpakita on the spot ng kung ano-ano na gagawin ko. Pero pag kasi pag mod yung gamit mo, fix mo pa yung mod. Kung kunyari, may papakita. Kasi nga, ano siya, anong tawag dito? Kumbaga, VTuber. Hindi ba, yun yung sinasabi mo eh. Respect yung sinasabi mo eh. Ha? Parang nakikita mo yung difficulty ng side nila. Parang ganun yung sinasabi mo. Yung effort in their end. Oo, parang super effort. Pero para sa akin, nagbibilib nga ako sa ginagawa nila. Kasi hindi biro eh. Oh. Diba? Like, yun na nga, kayo, natry nyo. Tapos, kahit ako, diba, gusto ko nga sana ng gumawa. Pero alam ko, it's not easy. Kasi ang daming... Hindi kaya ng PC. Ang daming mong kailangan i-consider talaga. Ang daming mong kailangan i-consider. Mm-hmm. That's it. Pero regarding sa ibang bayan, wala naman. Okay. Kasi, bakit... Sa mga... Shoutout nga pala kay Tresh Cuenta. Salamat sa pag-read kay sa bagong mga followers natin na sila KP21 at si Kaichi. Mukhang siya din to. Kaichi. Me. Me. Then si number 8. And then salamat din sa mga chatters natin. Sila Nier, si Hampi, ano? Hampi Lampi. Ay, Happy Lupi. Siyampas Lupa. Prefer kay Luma eh. Oh, siyampas Lupa. Si Fried Rice Gaming. Si Reconnecting PH. Sino pa ba? Antagonize X, Jay in Tatters, Vincer Ken, sino pa ba? Si Marcus Strangles kanina. Yeah. Marcus Strangles, Kuma March, Agile 1220, si Antagonize. Si Reconnecting. Yes. Yun. So, Jordan. If na may sa tao, bawi po ako next week.